Although single mom ka, huwag mo namang isipin sana na porke single mom ka, hindi mo deserve na magkaroon ng lalaki na binata. Good morning, tawagin niyo lang po ako sa pangalang, Iza. Sabi niya Iza. Aga ko po nagising, actually, hindi ko talaga ako makatulog. Dahil pinanood ko mga videos niyo sa Hugot Radio. Sana one of these days, mabigyan niyo po ako ng advice dahil sobrang bigat na ang pinagdaraanan ko ngayon. At wala akong mapagkwentuhan dahil po sa sitwasyon ko ngayon. Single mom ako at boyfriend ko hiwalay sa asawa at kasal sila. Okay. okay na naman sana, di ba? Okay na naman sana kung yung lalaki ay hindi siya kasal at wala siyang asawa. Okay? Wala akong ano doon. Hindi ako against doon. Pero dito kasi, although single mom ka, huwag mo namang isipin sana na porke single mom ka, hindi mo deserve na magkaroon ng lalaki na binata. Di ba? Huwag ka nang makipag ano pa sa lalaking, meron ng nagmamay-ari. Kahit na hiwalay silang sinasabi. Pero kasal kasi siya eh. Diba? At di mo naman mention dito, baka meron pa silang anak. Although hiwalay sila, hindi naman yung dahilan na makipag-mingle ka pa o magkasama pa sa lalaking kinasal na. Kasi hindi naman talaga yun allowed. Biblically speaking, hindi yun allowed ni God. Okay? Ayaw niya ng ganun. At kung ipipilit mo yan, alright? Ipipilit mo yan, hindi ka mabibless. Kung gusto mo ng maraming blessings sa buhay, sumunod ka ng tama, okay? Sundin mo ang tamang disenyo ni God para sa atin. Ngayon, single mom ka, di mo sinabi kung nagkaroon ka ng asawa, probably nagkaroon ka lang ng anak, at wala kang asawa, so single mom. Or pwede naman nagkinasal ka, pero wala kang sinabi. So I assume na wala kang asawa. Pero yung boyfriend mo, yun ang may problema doon. Sa'yo, wala naman ako nakikita ng problema. Ang problema lang ay yung na in love ka sa lalaking, hindi naman talaga dapat mahalin pa dahil meron ng nagmamay-ari dyan. Although sasabihin hiwalay, pero he's already taken. Okay? Kaya ang masabi ko dyan, iwasan mo na yan at panoorin mo yung paano mong move on na video sa YouTube. Okay? Mabilis na para na pang move on kasi matutulungan ka doon. Okay? Hindi lang yung para sa mga magkasintahan, pati na rin yun sa mga kagaya mo na sa sitwasyon mo na kailangan mong ma-realize kung ano ba talaga itong taong to, kung itong pinasok mong sitwasyon na to o relasyon na to. Okay? Hiwalayan mo na siya, okay? Para naman sa kabutihan mo. At kung ako sa'yo, since sinabi mo single mom ka, syempre may anak ka, kaya ka naging mama. So, ano mo yung attention mo sa anak mo. I-divert mo yung attention mo sa anak mo. Lalo kung babae yan, isipin mo, babae yan, mas alagaan mo yan kasi ngayong panahon, mas mahirap yung mga ganun. Na yung mga babae ngayon, last time, yung kagabi pa lang, yung nakita kong news yung nagpaalam na yung bata na bibili sa tindahan, tapos the following day, nakitang patay na. Tinapon na dun sa ilog. So, mga ganun, okay? So, yun, alagaan mo na lang anak mo at magdasal ka at bahala na si God. Bibigyan ka ng magandang partner, I'm sure, basta unahin mo lang sa buhay mo, okay? Hindi naman tayo ibibiguin ni Lord kapag siya ang inuna mo sa buhay mo. Kapag siya talaga ang, if you put God first sa buhay mo, you will never be last sa Kanya. Okay? Ikaw din ang laging first para sa Kanya. Bibigyan ka ng, yung ipaprioritize niya yung kabutihan mo. Okay? So yun, tiwala lang. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa buhay dahil na rin sa, wala tayo talagang, relationship sa Kanya. Importante yung relationship sa creator natin kasi siya lang naman talaga nakakaalam ng mangyayari sa atin at yung makakabuti sa atin. Mahal tayo niya, okay? Yung mga tao dyan na nag-iisip na walang nagmamahal sa kanya, hindi yan totoo. Kaya huwag mong hanapin, o kung yung mga nanonood dito, huwag niyong hanapin sa tao o sa ibang tao ang kabuuan nyo. Walang sino man na makakapagbuo sa atin. Hindi totoo yung sinasabi ni Tom Cruise na, "You complete me. You complete me." Kalukuhan yan. Okay? Only God can complete us. That's our design. Yan ang disenyo niya. Okay? Ngayon, hindi mo isipin na porke wala kang kapareha, wala kang asawa, wala kang boyfriend o girlfriend, hindi ka kompleto. Okay? Kompleto ka na. At isipin mo dapat,
bago ka pumasok sa relasyon, kumpleto ka na. Okay? Huwag mo isipin na hindi ka kumpleto at papasok ka sa relasyon, ay hanapin mo yung kabuuan mo sa ibang tao at yung taong yun, mauubos yun at pag naubos yun, away lang ang mangyayari niyan. Okay? So, ang point ko dito is, huwag mong isipin na hindi ka buo. Dapat, bago ka pumasok sa isang relasyon, buo ka na. At siya rin naman ay buo. Kasi kung yung ikaw buo, tapos siya ay hindi buo, sisipsipin ka yan. Diba? Mauubos ka hanggat sa masira na rin yung relasyon nyo at mawalan ka na rin ng gana sa kanya. Kasi napaka-clingy niya, napaka-needy niya. Lahat na lang parang linta na siniisip-sip na lang yung gusto niya. Laging kasama ka na parang hindi ka na nabibigyan ng social life. Yun nga pala. Speaking of, meron akong pinost na video kagabi lang. Sabi ko dito, mas mabuting maging single kung ... Okay? Itong mga bagay na to, kapag ginagawa ng kapareha mo, ay mas mabuti pa maging single ka. Alright? Hi to my friend, Mon. Thank you for watching. Kamusta sa inyo? Kamusta kay Kate? Ayan. Congratulations sa baby niyo. Malapit na yan. Okay, so yan, mga kaibigan ko may mga asawa na. Yung iba pala wala pa. Ilan pa kami? Marami pa naman kami walang asawa. Okay, darating kami dyan. Okay, no, tama Mon? Okay, only God knows. Only God knows. And to Rosemary, true. Have faith. That's true. Have faith lang. Maniwala lang tayo. So anyway, bye-bye. Thank you. And God bless. Don't forget to pray. Prayer works. Gumagana yan. Napatunayan ko na yan. At sa susunod, kwentuhan ko yun ng marami pa. Okay? Bye!